like a Hellcat. Hello guys, i-share ko naman po sa inyo kung paano ko po ginawa ang cream caramel. Kasi sa video guys, hindi nyo kasi masyado maano doon eh. Kasi nga alam mo naman pag video. So ito po yung cream caramel ko po. Una po, yung aking cream caramel po ay 6 po yun na box. And then dalawa po yung Nestle cream. At saka po 24 kapira kag spoon yung yung gatas na nido at saka po yung yung gatas naman 6 din, kung 6 po yung 6 din yung lalagay ninyo. Tapos po ang kaibahan kasi sa paggawa ko, yung iba kasi gatas lang, di ba, at saka cream caramel. Ako naman hindi, nilalagyan ko po siya ng ng nido talaga. Tapos din, katapos po niya lagyan ng nido po yun, anuhin natin yon, yung imimix natin siya ng mabuti. Pag imimix natin siya ng imimix ng mabuti, katapos naman siya na mix ng mabuti, siya alam mo naman na wala na yung buo-buo. Kasi ang karamihan po kasi na magbubuo-buo doon, yung yung tawag dito na na Nestle cream. Tapos din pagka noon, di na buo na siya, di ba? Ay wala na yung buo-buo niya, wala na yung buo. Kumbaga, halo-haloin mo lang siya. Tapos, pagkatapos mo noon, ilagay mo na doon sa painitin mo lang. Siguro ako kasi, ang ginagawa ko kasi, half-half lang yung pagka niya, yung pagka init niya. Kasi, yung kalan kasi mainit pa yon. Pagkatapos noon kasi make sure kasi natin na hindi mangingitim yung sa ilalim, kasi mabilis kasi mangitim yung ilalim, kaya kailangan gagamit kayo ng init na 3 lang, 3, number 3 lang degrees talaga yon yung init niya. Tapos pagka po noon, di okay na siya. Haluin, di pinatay na yung yung oven. Haluin lang yun, ng haluin siya. Ituloy-tuloy niyo po ng haluin yon. And then pagkatapos po nun hinahalo na ninyo yon, so ang gagawin nyo naman yon, agad-agad ninyo yon ilalagay sa lalagyan, kasi hindi kasi maganda yung cream caramel pag tagalan mo ng konti, kasi magbuo-buo siya. Yung magbuo-buo, di pangit na tingnan yun. Kaya ang gagawin po natin yon, hindi po natin pwedeng tagalan. Pag kinuha po natin yan doon sa oven, kung saan natin pinakulo, agad po natin lalagay sa mga Pyrex po. Kasi depende kung saan yung lalagay, kung minsan kasi mayroon tayong kaartihan ganun, kagagamit talaga tayo ng mga bagay na gusto natin. So pwede na yun gawin, wag lang kayong gumamit ng mga hindi siya yung parang papel siya, yung mga design na para lalagyan natin ng mga, kasi hindi siya maganda, didikit siya. So guys, so kung gusto niyo po ng gusto niyo magluto ng ganon, panoorin niyo lang po yung video ko. Marami din ako mga video diyan na gumagawa ko ng cake, pero simple lang po kasi yung mga ginagawa ko. So mga mura lang naman po yung mga halaga niyan pag kung talagang kasi hindi naman talaga masyado Pero kung gusto mo talaga ng medyo okay, medyo mamahal na mga cake, pwede tayong gumawa din ng ganun. Kaso lang, gastos eh. Eh dito naman kasi pre, lahat ng amo ko. Kaya lahat, manong mayroon dyan, ginagawa ko, pinibidyo ko eh. Kasi, ayan, guys. Okay, thank you guys. Sana, I hope na nagustuhan ninyo ang sharing ko sa inyo. Thank you. Panoorin na ninyo yan. Like and share lang po and comment. Guys, thank you. Guys, I'm gonna try it.
Tapos isunod po natin itong Nestella, Nestle. Sunod natin ito ba sa Nestle? Dalawang Nestle. Sobrang sayap, sarap, sayap. Sobrang sarap, guys. Grabe. Ang pataas ng sugar. Sayang kasi yung mga ano dyan, ang hindi natin gawin. Guys, ito oh. Yan, bagay natin dito. Parang tubig lang siya, no? Pero pag mag-ano lang ko siya. Thank you.
Ayan guys, nilagay ko sa rep. Pwede na pong kainin. Ready to kain na yan. Ayan, kakain na tayo guys na naman ng cream caramel. Ayan siya guys. Natakam-takam na naman akong kumain. Ayan guys, kain na tayo ng cream caramel. Okay, thank you sa panoorin niyo. Itutuloy ko na yung aking. Please like and share and comment and subscribe. Thank you.